Pero mga ka-melts cuisine, magluluto tayo ngayon ng isang binuguan. At ito ang aking baboy, pork. Ang gagawin ko muna dito sa aking pork ay ilaga ko muna siya ng ganitong buo. At mamaya, pag saka ko na siya, igigisa kasama ng ibang mga ingredients. But ang unahin ko ay ito muna, guys. So, ayan, ilagay natin sa ating kasarol ang ating pork. Ayan, lagyan natin ng lemongrass. Lagyan natin ng onion. Ganito lang. So, ito guys, lagyan ko siya ng salt. Ubusin ko na. At lagyan natin ng pepper. So yung aking pepper guys, white pepper. At lagyan natin ng tubig. Ngayon, isa lang na natin at lutuin. Ito na guys. Luto na. Malambot na yung aking pork. Ayan. Ito guys. Ito ay gagamitin ko rin. Masabaw niya mamaya. Ayan guys. So, kasi may asin na ito. Masarap na ito. Ito guys. Hihiwain ko na ito. Bago ko siya gisahin. Ito na guys, yung aking mga ingredients. Magsisimula na ako ng pagluluto. At ito naman guys, yung aking garlic, ginger, onion, at saka chili. Pangpasarap ito guys. Appetizer. At ito naman ang kasama ng aking baboy. Ito guys, baboy. But ito ay chicken. Ito ay puso ng manok at saka atay ng manok. At of course guys, dahil dito hindi tayo makakita ng fresh na dugo. So ito guys ang aking gagamitin na dugo. Sausage ito guys na dugo. Pwede na ito i-fry. Parang normal na sausage lang. So ito ang gagamitin ko at mamaya i-mash ko ito. Lagyan ko ng suka para maging malapot siya. So ayun guys ang aking mga ingredients sa aking dinuguan. So first, I have to warm up my casserole. Of course. At ito lang guys ang aking gagamitin na oil. Sunflower oil, as always na ang ginagamit kong oil ay yung very low in sugar. So, sunflower is a little bit low of sugar. Or, ito talaga ay zero sugar guys sa sugar. You see? Zero of sugar. So, nilagyan ko na guys ng oil ang aking casserole. So, ito guys. Unahin ko muna ang aking garlic. Mabilis yung apoy. And then, my ginger. Marami akong ginger para masarap. And then, sarun natin yung ating onion.
Medyo nag-brown na yung ating onion at ginger, garlic. Isayin na natin yung ating puso at atay na chicken. Or pork. Ngayon, ilagay na natin itong sabaw na nilagaan natin. Sabaw. Yan ang sabaw niya. Okay. Lagyan natin ng takip, guys. Hanggang maloto yung ating poso at saka yung atay. Actually, madali lang ito maloto, guys. Habang naghihintay tayo ng ating meat na maluto, habang nagakulo, ay imask ko na rin itong sausage na dugo or blood. So, ito na guys yung aking dugo na namask ko na ito. Ngayon, lagyan natin ang vinegar. Meron akong kalahating tasa na vinegar, pero kalahati lang muna ang ilagay ko para hindi mabigla. Kompleto na kasi ito guys, itong dugo na ito. May lasa na ito, may flavor na. Kasi sausage ito. Sausage na dugo. Mas mahal pa ito guys sa tunay na karne, ang dugo na ito. Sa sausage, mas mahal pa ito. Kailangan maasim-asim yung ating dinuguan, kagaya ng dinuguan natin sa Pilipinas. Sa totoo lang guys, ang lasa nito parang talagang fresh na dugo. Parang gawa doon sa atin. Baka masubahan ng asim kasi. So ngayon mayroon akong suka. Dagdagan ko ulit. Mayroon akong suka guys na may mga spices. Mayroong garlic, black pepper, loya, paminta, yes, mayroong cinnamon, yung stick cinnamon guys, mabango na suka, maasim, ayan guys, oh. Ayan, maraming laman, ayan, konti na lang nga eh. Ba't mayroon akong pure na suka? Ayan guys, oh. Dato puti vinegar. Product natin. So, dadagdagan ko pa siya, guys. Ayan, para maglambot. At ilagay ko na rin yung ating dugo. Masarap na yan guys. Lalong sasarap. Maglalapot na ito guys maya maya. Ito na natin
lagyan natin ng kaunting garlic powder. And guys. Masarap na siya, guys. Tikman natin. I'm sure. Tingnan nyo, guys, oh. Tingnan nyo yung aking ginuguan. Ito na guys yung aking dinuguan na baboy. So ito na guys yung aking dinuguan na baboy at saka puso ng manok. Ayun. At saka atay. Ito guys yung atay. Malaki siya. Hirap ko nito. Sarap na yan sa kanin, guys. Yummy, yummy. This is so, ito na, guys, yung aking ginuguan na baboy, puso ng manok, at saka atay. So, masarap sila na pag samahin, guys. Yan. Tikman natin. Medyo minit-init pa. Guys, oh, mainit pa. Talagang umuungsok siya, guys. Pero masarap yung kakain ka ng mainit pa at saka yung kanin. Woo, yummy, yummy. Natikman ko na guys, masarap. Kagaya din ng mga niluluto natin sa atin na dinuguan. Ang pagkakaiba lang dito guys, kasi wala tayong fresh na dinugo, na dugo ng baboy. So, not unless kung pupunta ka sa Katayan talaga ng mga baboy, baka ganun. Mayroon kanising Katayan dito, pero napakalayo. So, kung ako ang gagawa ng ginuguan, mas gusto ko pa yung gamitin itong sausage na nalugo kasi mayroon na siyang flavor, mas masarap na siya. Kaysa yung pure na dugo, minsan hindi ko masyado makuha yung templa. Pero nasasarapan ako niyan pag doon sa atin ang Tagaloto. Wow, yummy, yummy. Masarap sa puto. Wala akong puto dito guys ngayon kasi hindi ako naka-order sa ating kapwa. So, ayan guys. Ang very simple lang ang aking dinuguan. Kasi kung talagang gusto mong gumawa ng something at gusto mong kumain, you have to create and then you have to develop. Kasi kung passion mo yun, madali mo lang yun, samasamahin yung mga bagay na yan and then lutuin mo. So, depende yan sa iyo. Kagaya din yan ng art. Kahit anong kulay ang ilagay mo doon, maganda ang resulta niya, di ba? So, ganun din yung cooking na yan, guys. With love, with heart. Kaya, ayun. Ang resulta, I'm happy at masarap. Guys, maraming salamat again sa pagsama niyo sa aking cooking. Basta, ito, sabihin ko sa inyo, kayo nagaluto, kagaya din yan, na gumagawa kayo ng drawing or mayroon kayong art. Kahit ano ang gamitin ninyo, through with your imagination, madidevelop ninyo yun, guys. Okay? Thank you so much. And see you next time. Thank you sa panonood ng mga videos ko, sa support ninyo. Okay, guys. Thank you sa aking mga subscribers, mga supporters. I wish you always a good health and have a blessed evening. Bye!